Hi guys, what's up? Nakita pala kami ni Chef Errol Karumay, no, dito sa apartment, no. So, ngayong nagkita kami, may itatanong lang ako at gusto namin i-share sa inyo guys, no. Kung ano ba yung pinakamalungkot na mga bagay na nangyayari sa buhay namin as a OFW dito sa Saudi Arabia, no. So, bro, ano ba yung pinakamalungkot mo na nangyari sa buhay dito sa Saudi Arabia? I think 4 years na dito sa Saudi Arabia, di ba? So, 4 years na dito? Yes, 4 years. Ano ba yung pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo bilang isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia? Actually talaga, sa mga OFW na katulad namin ni Bro Ori at saka mga kasama namin dito, lahat talaga ng mga problema nandito talaga sa mga kababayan namin ng mga OFW tulad ko, dahil sa akin po, naranasan ko talaga na napakahirap talaga dito. Lalo nga pag time ng mga problema about sa mga pamilya, tulad nga sa aking asawa, nangyari ng November 17, siya po'y namatay po. At hindi ko talaga sana balikan tong kwento na to, kaso ito po yung kaibigan ko, gusto niya po yung talagang mag-interview sa akin at gusto niya malaman kung ano nangyari. So yung nangyari na yun, alam ko na malayo ko sa family mo, malungkot yun, at yun na hindi ka naka-uwi, no, dahil for some reason, no, na hindi ka naka-uwi sa Pilipinas, at yun nga namatay yung asawa mo dahil sa panganak at yung bata mo hindi yung panakikita, no. So bilang isang OFW, malungkot yun kasi even though na ako walang asawa, no, pero naranasan ko din na siyempre ako maghiwalay kami ng ex ko na malayo din, no. So alam mo yung may gusto ko gagawin, no, pero hindi mo magagawa, no, di ba? At hindi lang yun na nangyayari sa atin, no, even though sa isa nating kaibigan, no, na may asawa din, pero nung umuwi ng Pilipinas, wala na siyang nauwian, no. So on my part, no, yun ang mahirap na nangyari sa akin, no. Marami namang mga instances na nangyayari na malulungkot, but for now yun ang recently, no, na nangyari na naghiwalay nga kami ng ex ko, na malayo kami sa isa't isa, niloko ako, no, at siya namatay yung asawa niya. So napakasakit yun, diba? So, napakasakit talaga na isipin na ganun. Isipin nyo, pag once na mangyari yun sa buhay natin at malayo ka sa pamilya mo, ay iniisip mo kung ano yung gagawin mo na habang nandito ka sa ibang bansa. Tulad yan sa akin, nung nangyari talaga asawa ko, hindi ko talaga alam gagawin ko. At ito, sinishare ko lang po sa kaibigan ko, Kairi. Dahil nung time na yun, nangyari sa asawa ko, nagpaalam po ako sa aking amo na uuwi ako. Pumayag naman siya. So ang problema, wala ka pang pera na hawak, dahil po yung time na yon, pinapaayos ko po yung bahay ko para na pag lumabas na yung bibi ko at yung asawa ko, at ilipat na lang po kami. So nung time na yon, pumayag na po yung amo ko at uwi na rin ako. Kaso wala pa akong pera, at nang ginawa ko, nagkas-advance din ako, hindi rin siya papayag dahil kakabalik ko lang po. So napakamahal talaga ng ticket, na hindi ko talaga ma-aprubahan ng amo ko yung ticket dahil sobrang mahal, nasa 6,000 riyal yata yung bakan ko. So ang ginawa ko, ang practical na lang po ako sa pag-iisip ng about that, because I know the parts of OFW na kung makauwi ka man, babaon ka rin sa utang, pero pagbalik mo dito, wala ka na rin chance na makabalik dito, kasi mahirap magbalik dito, wala po kaming visa, eh. So naisip ko na rin na practical na lang po yung ginawa ko sa aking parts ng life ko na ito. So yun, know, napakasakit talaga, no, na yun, mamatay yung asawa mo, hindi ka makauwi, no? Tapos may iniisip ka pa na yung bata mo hindi mo maalagaan, no? Ganun talaga yung buhay ng isang expat, no? Bilang isang expat, no? OFW dito sa bansang Saudi Arabia or saan ka man na sulok ng mundo, no? So, lakasan talaga ng loob lang, no?
para malabanan yung kanyang sadness, homesick, no. But yun, by the grace of God, no, na unti-unti naman maging okay ang lahat, no. So sa mga kababayan namin, no, minsan makita nyo kami sa camera, masaya kami, no, but sa likod ng lahat na yan, no, hindi nyo nakikita kung may yung mga dinada, yung mga ano namin, mga kalungkutan, no. But yun sa nasabi ko na, parang magkapapareho kami ng ano, yung estado ng buhay. Yung isa namin kaibigan, umuwi na Pilipinas, yung asawa niya, iba na yung ano, inuwian, wala na siyang nadatnan. Kay Chef Errol, namatay yung asawa niya, hindi nakauwi. Ako din, dati niloko din ng ex ko, no. Oh my God! That's life. Ganun talaga, no, kasi malayo tayo, wala tayong magagawa, eh. Kung sino lang yung nandyan, ano, mag-focus na lang tayo, no, kung sino yung karapat-dapat, no. So, please, i-follow po natin yung YouTube channel ni, ano, ni Bro Errol, no, yung YouTube channel na Chef Errol Karomay, at yung kanyang Facebook page din na Chef Errol Karomay, at yung aking Facebook page na tututuntun, so, God bless po, at mabuhay po ang lahat ng OFW sa Bansang Saldanha. Thank you.